Hello po, God bless. Welcome to my YouTube channel. Pag hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, pindutin mo na yung subscription button. Idamay mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga video. Paano magtanim at mag-ani ng tabako? Ito yung punla o seedlings ng tabako na pwede nang ilipat sa bukid at itatanim na siya para lumaki. Ganito ang paglilipat at pag-transfer sa punla. Isa-isayin ang bunot na amarahan lang at iwasan na malamog ang punod nito. At ganito na ang pagtatanim. At isa-isa itong ibabaon sa lupa, ang ugat nito sa lupa para mabuhay. Pagkatapos ng 2 linggo, ito na, mabubuhay na siya. At ito na siya, kailangan bungkalin ng palibot ng puno para maalis ang mga damo. Nang mabilis lang siya lumaki at maganda ang kondisyon. At kailangan din ng pataba at gamot pamatay peste para di masira ang mga daon nito. At pinapatubigan din ito ng bagya lang at dinadamuhan ang paligid ng puno. Kita nyo, itsura niya, maganda diba? Ganyan kapag sagana sa alaga. Malapit na siyang anihin. Tamang alaga lang para maganda ang ani. Lalo kapag ganito tindig ng tabako, sigurado maganda ang ani. Basta tiyaga lang magkamagsasaka. Tulad dito, pwede na siyang anihin. Sigurado na ang magandang ani. Ganito na kapag inaani. Tantyado lang ang pagbawas ng dahon. At dadalhin sa isang tabi para isalansan at itinutusok ito gamit ang stick ng gawa sa kawayan. Minsan din naman tinatali lang ito para isabit sa gitna ng arawan para matuyo. Para matuyo ito hanggang sa 3 beses itong puhanan ng dahon hanggang sa gumulang na siya. At ayun nga, minsan tinatali lang ito at sinasabi ito sa labas para masikatan ng araw para matuyo siya. At depende na rin sa paraan ng pagpapatuyo. Kaya mga kaibigan, matrabaho ang pagtatanim ng tabako. Kailangan dito ng maraming tiyaga. Ganito na siya kapag nakuhanan ng dahon hanggang sa gumulang. Bawas ng bawas hanggang sa pagtanda. At kapag namulaklak na siya, yun ang palatandaan na malapit na siyang gumulang. At minsan ganito ang pamamaraan ng pagpapatuyo sa tabako. Inahayaan na lang nila dyan hanggang sa matuyo. Hanggang sa matuyo na siya, sasabitan. Ang maganda dito, nasa silong na siya. Antimano, kaya mas safe siya kaysa nasa labas siya. Bawal kasi siyang maulanan. Kapag maulanan kasi, marireject siya. Hindi mo na mabibenta ng mahal. Baka malulugi ka pa. Yun ang iniiwasan ng magtatabako. Kaya ginagawa nito ng silungan para iwas sa pagkasira at para maiwasan ang paggalugi sa kita para hindi masayang ang pagod sa pagtatanim at hindi masayang ang pinuhunan dito at kumita ng tama at sulit ang pinagpaguran.